Mga kaibigan, game number one, Echos69 in archives. Game number one, gaya nga nasabi ng aking partner for our Land of Dawn. This is a battle between Echos69 and archives. Sino nga ba ang magwawagi? Sino ang mananalo upang makatapat ang brand new Euphoria mamaya? Pero bago tayo dumako sa bakbakan natin, nais lang po namin uling pasalamatan yung ating mga sponsors. We got The Armory, Lupon WXC, and syempre our friendliest chicken in town, Chicken Chinggu. And yes, as you can see, puro mga objectives muna inuuna ng mga ating teams. Yun naman talaga eh. Umpisa muna, objectives, ikikita muna sila at makakaharap ng isang magandang opportunity para humabol at makakaroon ng mga pitas. Spider Miles trying to push here from side ng ating adjustment at umas na vigilance. Matapang. Bangungot. Hinatlay niyang humanap ng butas from the side of archives. Pero iiwas na muna sila at disengage dito sa ating middle lane. Masyadong sexy yung baka ng archives dito. Okay. Hindi pa nag-work on yung iron hooks ni parang Yusuke. Okay, but then, just zoning out the members of Echos69. Pero yun na naman, iron hook. Hindi na naman tatama. Mukhang hindi pa talaga gumagana yung mga iron hooks ng Echos69 dito. Hindi pa umiinit ang masyado pa daw kasi maaga. Tama ka dyan, 1 minute into the game. Hindi pa naman masyadong ma-indoor kamay dito ni Yusuke. Pero ang labanan dahil sa Spider Miles being so aggressive into the middle as of the moment. Bangungot naman trying to also, try get all of the features what is possible. Pero nakalagay sa Delancey. Ito na yun nakikita natin with that poke pero disengage na muna. Dito naman, Lord JM, AJ naman and the side naman ng Archives trying get one kill from the side of Echos69. Pero ito ang ganda na pinapakita ng archives dito ah. Uy, meron na mga ultimate resources si Lancey together with Lord GM and Spider Miles farming onto the middle lane para makakuha na rin ang kanyang Minowan's Fury. But AJ na paggamit kagad ng kanyang split split. Natin kagad yung kanyang katawan. Sino yung sinalimba? That will be Lord GM. Pero napablicker si parang Lord GM dito. Dinala si parang AJ doon sa ating Turtle. But Turtle going for the archives. Eto na si Bangungot. Hindi nga lang umabot doon sa Turtle. Nice niya sana ang agawan. Pero sumpak ang magiging casualty for the side of Archives. Sa inyo na yung Turtle. Sa amin naman ang buhay ng inyong Marksman or Gold Laner. And that will be our fastest kill of the game. Siyempre hatid sa atin ng Lupon WXC, The Armory, and our friendliest chicken in town, Chicken Chinggu. Ayun mga, pero hindi pa nagtatapos ang kalakangan dito. That Archives, nakuha na dalawang kill in that separate lanes, no? Talagang 2 kills in a row from side ng Archives. And right now, uulit naman at magkakaroon ng ikutan. Pero bangungot! Uy, naku, nakakuha pa dito. Umaagaw! Indeed, nakakuha pa siya dito ng Orange Buff. Aalis naman siya dito with the Little Wanderer. And that's it. Nakuha na niya yung mga objective na kailangan. Na-out na muna. Yusuke, na-miss out niya yung pagkuha doon with Spider Miles. Iikot naman ulit yung mga ibang members dito ng Echos69 with Archives. Medyo nadigigindehado para side ng Archives yung nangyayaring rather, ng Echos69 yung nagsisikot dito ng Archives ah. Going for the kills and objectives. Pero dito sa top lane ata yung nais nilang balak puntahan. Spider Miles, wala pa namang Minowan's Fury. Lancey, wala pang IMU na ginagamit. Pero Kuro, mukhang nakaramdam, nakarinig na may mga papunta sa kanya. And atras muna dito yung gold laner ng Echos69. Lalo na't hindi mo pwedeng i-delay yung marksman or si Kuro dito. Kaya mahihirapan nga kung sakaling maunang tumaba si Paring Tumpang. Exactly. Pero ito, si J-Mac trying to also disengage. Kasi naman, hinahabol na siya dito ni Kuya Kizen. Pero ayun na nga, clearing up the minion wave. Still, bangungot as well. Ano na muna tayo dito? Kalma muna. Kalma muna. Dahil ang ating turtle ay mag-up na din in 10 seconds. Sino nga ba makakakuha? Will be another turtle para side ng Archives. Lancey, kinuha na yung rap waves ni paring J-Mac dito. Nakapwesto rin naman. Pero mukhang susubukan uli ni Bangungot agawin to ha. Medyo malayo pa yung kanyang ibang mga kakampi dito. Pero alam naman natin, Lancelot the Tankselot, gaya nga ng nabanggit natin ng mga nakaraang previous game, the King of Retribution, maagaw nga pa sa makamay ng Archive. Pero ito,
sumampa na yung archives natin. Nakahat ang airbook na po si AJ ang nakuha. That will be Spider Miles sa magiging casualty. J Mac makakakuha ng kill. 1-4 na lang yung buhay ng ating turtle. Kazen securing the second objective for our team. Lancey hindi pa tapos. Eto na, pumasok na. Rapwing binigay na rin. Lord JM with the killing spree. Dalawa yung bagsak sa side ng Echo69 while one on the side of archives. May kasama pang turtle. Ayun. One kill and of course that the turtle as well from the side ng ating archives. Isang magandang laban doon. At the same time, pinakitaan na rin tayo ng archives yung kanilang pangil during the match. And yes, habang napapansin naman natin, no, yung ikot ng archives dito, nagiging on point na sila. At the same time, nagiging very objective and aggressive na rin. Look at that, pagpasok ni Bangungot, that is what they wanted, na pumunta at mag-back away yung ibang members dito ng archives. Guntik po, Echo69, kahit alam nilang dehado sila in terms of economy, hindi sila napipigilan na gumawa pa rin ng mga actions or moves. Bangungot, tinatry pa rin naman kahit papaano na bumawi sa kalamangan ngayon ng archives. Still a 2K gold lead, madali pa rin namang bawiin yan. Siguro naghihintay na lang yung Echo69 dito ng error na manggagaling mamaya sa archives. But Kazen, going for the jungle. Answers of Echo69, pero medyo makikit ka ata dyan. Hindi na niya makukuha, hindi niya na maagaw pa as team. Echo69, nakarespo na rin naman doon. Ayun na nga. Pero ito, auto the top lane, archives, pumupuesto para kumuha na mga turrets at naging successful lang sila doon. Habang ito naman yung ating side ng Echo69, he's trying to also defend naman yung mga turrets na kailangan nila. And yung medyo nagpe-pressure, or nagpe-pressure naman ang archives sa mga lanes ng side ng Echo69. Yusuke, sumpak? Mahuhook nga ba? Aware ba si sumpak? Pero hindi na tumama yung kanyang iron hook na bangungot. Hinahabol dito si Spider Miles pero makakatakas lang din naman. Nandito na yung side ng archives. Sino nga ba yung mahuhuli? Sino yung may event? That will be Bangungot. Meron dot na binigay pero masyadong makunat yung Lancelot ng Echo69 and walang casualty na mangyayari. Pero speaking of casualty, eto na yung ating third turtle. Will be another turtle para sa side ng archives o aagawin na ba to ng Echo69? Ako po, Blicker dun sa gitna. Mukhang may nahatak, may nakalmot. Pero walang casualty na mangyayari. Spider Miles nandito na rin naman sa gitna. Kazen sinusubukang agawin yung ating turtle. Bangungot, pero Kazen securing the third turtle para sa ating laban. AJ will split. Hinatin yung kanyang katawan pero walang casualty na nangyari. Pero syempre, ang ating turtle's lane ay hatid sa atin ng Chicken Chingu. Use our code JML10 to get 10% off on your grab food orders. And napagandang laban na yon sa ating turtle cake dahil doon yung Echo69 naman ang actually trying their best to push in on the side of archives. Dahil naman, konting-konti na lang yung archives nakakuha na rin ng isang turret aside from those turtles. And of course, those skills na papansin natin. Pero delikado pa rin yung nangyayari para sa Echo69. Yung 2K na kalamangan ng archives kanina, tumatalo na lang bigla and almost a 4K gold lead. And mukhang lolobo pa yan kung sakaling makukuha rin nila yung bottom lane. Pero archives dito, mukhang may binabalak sa bandang gitna. Nasulya pa na maraming miyembro ng Echo69 yung nagkukumpulan doon sa bottom lane. Merong casualty, merong bakbakan bang mangyayari pero wala, disiplinado yung ating dalawang team for our game number one. Sobrang conservative ng mga teams natin, especially with the kills. 2-4-8 minutes na tayo dito sa laban na to at kung makikita natin, puro pakiramdaman effect. And wala pang mga major hooks na nakikita natin on the side of Yusuke. Pero aantay natin yan later on. Malapit na tayo pa mid-game and the late game. At habol na rin yung ibang members dito. Lalo ng Echo69 kasi gusto nilang makakuha ng isa dito against archives. Pero ito, bangungot going low. Lancey na kuha na habol si paring Tanxelot. That will be the casualty na kanina pa natin hinihintay. And may kasama pang middle tower para side ng Echo69. Habang tapos na yon sa ating middle tower, may papansin natin, puro delikado kanyang buhay. And Yusuke getting that kill, pero Yusuke, delikado na rin dito. Puro mga miyembro ng archives yung nasa harap at likod niya. Pero nakauwi na rin. At dahil doon, two man down the side of Echo69. Habang ang side ng archives, from bottom to middle, lahat Lancey! Tapo, pati na rin si J-Mac. Will be down, double kill coming from Lancey. Yusuke will be down. Nako, delikado dito. Bangungot will come in. Pero with a downfall coming from
from Lancy. With that being said, nakabawi ng konti pero ating archives, nakuha na rin dito yung Lord. Lord's Lane, nayatid sa atin ang Chicken Chin. Use our gold GML10 to get 10% discount on your Grab Food orders. Pero grabe nga naman talaga si Lancy with the Arcane Shade and Shadow Strike. Nakita nyo naman with the Fear Effect. Sinabayan pa ng Flicker Wrap Waves. Talagang ubos. Pati pantubos ng Echo69 on that middle lane. Sama mo pa ng First Lord na kanilang na-secure. Now, it's a 6K gold lead para side ng Archives. Inuunti-unti nila yung tore dito ng Echo69. Talagang hindi hinahayaan magkaroon ng space. Lalo yung siguro para makapag-farm. Pero ito na, Iron Hook. Finally, dumama na nga Lord JM yung mabibigyan. And that will be a kill para kay Guro. Pero bangungot, ginamit na yung kanyang phantom execution. Kaysen, gusto talagang habulin yung tank sa lot ng Echo69. Torn Rose para sa kahit paano makatakas. Pero hindi na nga pinaya pa. Tinipian na lang sa mukha. And Archives going for a rampage onslaught on this team number 1, Echo69. Ano na yung kanilang kailangan gawin upang makabawi sa dilubyo na binibigay ng Archives Luna? Nagkaroon ng malaking turnaround ng events, lalong-lalo na nung nagkaroon ng dalawang labanan within the middle and the bottom lane. Naipit, hindi na maintindihan ng Echo69 kung saan sila magpo-focus ngayon dahil nagkalat ang Archives kung saan-saan. With that being said, hindi naging effective yung side ng Echo69 when it comes to the push thing. And ngayon, pinasok na dito, Kaizen, Yusuke, trying to get Kaizen here to burst down. Pero hindi nangyari yun at walang members or walang casualties on both sides. Pero Archives nakuha na ng posisyon against Echo69. And Archives going for that last second tower para side ng Echo69. Now, it's a 7K gold lead para sa kanila. Although, meron pa namang kakayanan yung Echo69 na makabawi dito. At ang best nating nakita na ganito yung scenario for Echo69. Mukhang naghihintay lang talaga sila ng error for Archives. Ang tanong, Archives, ibibigay ba yung error na yun? Nagiging disiplinado yung Archives dito. Bangungot, nag-check push lang. Nakita na dalawang miyembro ng Archives yung nando na napagamit ng kanyang Dawn Road. Pero ito na yung hihintay natin. Bakbakan, matato at ang makunat si Kaze. Pero walang makunat sa marami. Go away, pero Minowas Fury. Hindi na nakapagdabog yung baka ng Archives dito. Sa 4v4 situation, wala si AJ. Habang sa side naman ng Archives, wala si Kaze. Pero aatras na lang yung Echo69 na. Kuha na sila ng isa. Ayaw na nilang dagdagan pa. Baka sila pa yung maperwisyo kumbaga. Actually, ito na yung chance ng Echo69 kasi wala si Kaze. Walang retry holder maya-maya. Pero 27 seconds, habol pa naman siya. Aabot pa rin naman pala. Pero ito, waiting na natin kasi magkakaroon ulit ng laban yan panigurado dito sa Lord Dick. Bangungot, Lord JM. Pero Lord JM, hindi napapansinin. Alam niyang wala naman siyang pang-lockdown sa makulit na si Bangungot. Kaya iiwas na lang muna siya. And same as Bangungot, alam niya din na wala pa siyang damage para i-take down yung lapo-lapo dito ng Archives. But here we go, the second Lord na kanina pa natin hihintay. And rather, Archives nakapwesto na rin naman. Pero Lord JM doon sa bottom lane, hindi natin masyadong napansin. Pero kalahati na lang yung buhay dito ng Archives. 4v5 situation, Yusuke, mauuna. Pero mapupunit lang din naman, Immortality was pa, go away, napaganda Minowens Fury, supang nakakakuha ng kill. Kaizen going low, pero look at Bangungot, tinutuloy-tuloy pa rin yung Lord. Kuro, ang babagsak, dalawa na yung wala sa side ng Echo69, pero aatras na nga lang sila as Archives still has the advantage in terms of numbers. And Lancy with the Wrap Waves, Bangungot yung kanyang gustong habulin, and Bangungot, siya na yung binangungot sa kanyang sariling tulog. And Lord's Lane, nakuha na rin naman ng Archives. Naku, delikado pa nga dito si RJ, pero aalis na muna yan. And that board is brought to you by Chicken Jingu. Grabe, nakuha na rin ng Archives zone with the numbers game. Sinasabi mo nga kanina, Broko, napakaganda yung ginawa doon ng Archives. Nasipat na bigla, pero ito si Kaizen, nahuli dito. Nakali si Ren, pero hindi. Lancy, nakuha nila ang kill. Now will be down, and two back down. Subside ang RD, Echo69, pero ito na nga. I think you Sumpak. Push them. Still seems to have hard. Naku, dinigado si Sumpak. Tinapos ito, na. Tinapos na. Hindi pa dumating yung Lord ng tumapis sa base. Tapos na ang laban against Echo69. Game number 1 para side ng Archives. Grabe namang panimula para sa ating last day for today. Indeed. Archives with a medyo dominating game sa ating mid game to late game. Pero in terms of early, medyo nakakasabay naman yung Echo69. Pero Lancy, mukhang nag-workout talaga yung kanyang aggressive Valentina on our game number 1. It worked.
It worked so hard, kaya napansin natin puro ang kinakopy niya dito is si J-Mac, no? Kasi yung damage output nandun. And talagang yung 10 kill deficit dito from the side ng ating Echos69, that made a lot of, you know, difference, lalong-lalo na when it comes to the gold lead. So kaya naman, talaga nakapag-push ng bahagya, ng malaking-malaki dito yung ating archives, because yung mga ganong positions with the continuous skills na nakukuha nila during the clashes. Ganun sa ano lagi ng pwesa ni Kuro, pag may nahuhook dito si Yusuke, nandun kaagad siya, nakakapag-deal kaagad ng damage para sa side ng Echos69. Pero isang naman yung nahatak dito ni Yusuke, meron pang apat na pwedeng poproblemahin si Kuro dito. Si Lancey, Sumpa, Kaizen, and even Spider Miles, yung kanyang Minowan's Fury, may damage din naman. And pagdating doon sa early to mid game, napansin natin na parang nadetehado talaga si Bangungot in terms of retrihan laban kay Kaizen. Sa lahat ata ng turtle, hindi nakakuha si Bangungot kahit isa, no? And same as the Lord na hindi na hinantay pa ng archives kanina para tapusin yung ating game 1. Si Lancey talaga nag-step up dito during the mid to you know, that late game part. Talagang pinapasok niya rin. At the same time, pinalambot niya yung mga members dito ng ating Echo 69.